Hali, ang best friend ko. Magkapatid ang turingan naming dalawa. Nakilala ko siya sa isang meeting ng Life in the Spirit Seminar ng aming village. Pagkatapos ng ilan pa naming pagtitipon, nagkapalagayan kami ng loob. Ate Nina, pupunta ako sa bahay niyo bukas. Sige, ikaw bahala. Sabado naman bukas at walang pasok. Tapos, picturean tayo. Sige, hihintayin kita. Mahilig si Kali sa kamera. Madalas ay humahanap pa siya ng pagkakataon upang siya ay magkaroon ng litrato. Mayroong malungkot na buhay si Kali. Hiwalay ang kanyang mga magulang. Ang ama niya ay may ibang pamilya na. At ang ina naman niya ay subsob sa trabaho sa karinderya sa Divisoria. Dalawa ang kapatid niya na nasa kolehiyo. At ang dalawa naman ay nakatigil. Dahil hindi kaya ng pag-aralin nang sabay-sabay ng kanyang inay. Si Kali ang katukatulong ng inay niya sa paghahanap buhay. Namamasukan siya bilang administrative assistant sa Bonnie Builders na pag-aari ng kanyang tiyahin na mayaman. Araw ng Sabado noon, may dala siyang cake. Nagkainan kami habang masaya kaming nagkwekwentuhan tungkol sa White Lady na nakita niya daw sa may puno na mangga. Alam mo, ate, may babaeng mahaba ang buhok sa amin na puti ang suot. Mahilig sa picture taking, ngiti niyang turan. E ano naman? Hindi siya tao. Ate Nina, tingnan mo tong dalawang litrato. Ipinakita ni Kali sa akin ang dala niyang litrato. Sa gitna nilang magkaibigan ay may isang hugis tao na walang mukha. Ang sabi ko, pangkaraniwang storya na yan. Marami na talagang pwedeng gawin ngayon ang teknolohiya. Lingid kay Kali ay kinikilabutan ako sa biro niya dahil lagi akong dumadaan sa bahay nila at nakikita ko ang puno na mangga na yun. Tama na nga yan. Kain na lang tayo ng cake. Habang kumakain kami, ay kinunan niya ako ng litrato. Masaya naman ako dahil ang sabi niya, ipapadala niya raw yon sa nanay niya. Gusto daw akong makita ni Nanay Susan. Ilang beses akong kinunan ni Kali, iba't ibang anggulo at wari professional siyang litratista. Salamat ha. Sige, ako na lang ang kunan mo. Huwag na yung imaginary friend mo. Nagbiro akong sabi kay Kali. Natapos ang Sabado naming dalawa. Dalawang araw na ang lumipas. Tumunog ang telepono. Nang sagutin ko ito, ay si Kali ang nasa kapilang linya. Hello? Hello? Ate Nina, nandito na ang picture mo. Sabi ni nanay ko, maganda raw ang kuha mo. Napakaamo ng mukha mo. Talaga? Salamat naman. Pahingi naman ako ng kopya. Pagpunta mo rito. Masaya ako sa naging usapan namin. Ngunit kung bakit
biglang naalala ko ang babae sa may puno na mangga. Kababalaghan, kalokohan, katang-isip. Sabi ko sa sarili ko, maya-maya ay dumarating na si Kali. Ate Nina, nagmamadali si Kali at pawis na pawis, parang nangangatal sa takot. Bakit ganyan ang itsura mo? Ate, nawawala ang picture mo. Pero nakita ko sa tabi ng puno, nadagdaan ng pulok na mangga. Sabi ko sa iyo eh, sabi ko na nga sa iyo, Ate Nina, ang babae, gusto niyang siya lang ang kinukunan ng litrato. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa sinasabi ni Kali. Ngunit sa itsura niya ay naaawa ako sa kanya. Hindi bale, magpapadevelop na lang tayo uli. Sabi ko kay Kali. Ayoko sa kanya, Ate Nina. Ayoko siyang kunan ng litrato. Hindi. Hindi mo siya kukunan. Huwag ka mag-alala, Kali. Dahil hindi kita ipipigay sa kanya. Halika na. May kamera akong digital. Papakuha tayong dalawa sa harap ng altar. Huwag ka nang matakot. Matatapos din ang problema mo sa babaeng yan. Papabendisyon na natin ang puno para matahimik na ang kanyang kaluluwa. Wika ni Nina na sigurado-sigurado sa sinasabi. Unang kita pa lang ay nagustuhan na ni Becky ang bahay. Hindi kalakihan pero ayon sa panlasa niya. May malawak na bakuran at katamtaman ang isang bahagi na namumulaklak na mga halaman. Ang gawing likuran ay may mga puno na nagbibigay lilim at masarap na tambyo ng hangin. Kailan po kayo lilipat? Usisa ni Mrs. Chavez, ang realty agent na nakapagbenta sa mag-asawa na makapagal ng bahay at lupa. Saturday, next week, sagot ni Larry. Sige po, ma'am, sir. Saturday next week po ay ready na yan. Nakangiting wika ni Mrs. Chavez. Kumpara sa ibang mga bahay at lupa na tiningnan na mag-asawa, ang bahay na yun ang pinakamalapit sa panlasa nila. Mahilig sa halamang namumulaklak si Becky. Mahilig naman sa nature si Larry. Ang dalawa nilang anak na sina Keke at Carl ay tiyak namang masisiyahan sa pagtakbo sa malawak na bakuran. Ideal din ang lugar na pinaglipatan kay Larry. Wala pang kalahating oras mula roon ang magiging bagong opisina nito. Ang mga bata naman, dahil maaari nang mag-aral sa bayan, ay 10 minutes lang ang drive papuntang school. Convenient talaga, kaya naman natutuwa ang
mag-asawa. Sabado, pagod ang mag-asawa ni walang one-third ang nabubuksan nilang mga gamit na naka-impake. Ay tumigil na sila dala ng pagod. Pagkamat, tinulungan sila ng mga tauhan na lipat bahay ay mga malalaking kasangkapan lang ang inayos ng mga iyon. Ganto pala ang matira sa sariling bahay. Ang sarap ng pakiramdam, ani Becky na yumakap sa dibdib ni Larry, na tulad niya ay nakahiga rin sa matrimonial bed. Kahit hindi branyo ang bahay, tanong ni Larry na kinukuha ang loob ng asawa. Oo naman, hindi nga tayo ang nagpatayo nito. But I assure you, tayo ko talaga ito. Kung magpapagawa tayo ng sariling bahay, ganito rin halos ang ibig kong yari. Parang ang gift from heaven ito sa atin. Niyakap ni Larry si Becky. But I promise, kapag nakaipon ako ng malaking pera ay pagagandahin pa natin ang bahay na to. Meantime, magtatanim ako ng maraming mga halaman na nangungulaklak. I'm sure pwede akong magsimula ng flower business dito. Malamig ang lugar at nakikita kong maganda ang tubo ng mga halaman. Added bonus yun, hindi ba? Business minded ka talaga, kaya ingit sa akin ng iba kong office mate eh. Ang mga misis kasi nila ay walang ibang ginawa kundi ang magpa-pretty. Kasi nga beauty na ako, kaya sa iba na nakapokus ang attention. Biro ni Becky. Nagkatinginan ang mag-asawa. Dagling tumayo si Becky. Hinagilap ang tsinelas. Nananaginip yata si Punso. Wika nito na ang tinutukoy ay si Craig. Sinundan ni Larry ang babae. Ngunit hanggang pintuan lamang sila ng katabing kwarto. Nang silipin kasi nila ang mga anak ay himbing na himbing ang mga ito sa kanilang kama. Narinig mo ba? Parang iyak, sabi ni Becky. Parang ingit na parang daing, bakli ni Larry. Halos hating gabi na nakatulog ang mag-asawa dahil hindi sila mapakali sa narinig na tila ingit, pero hindi naman nila alam kung saan nagkagaling. Linggo, nakalimutan ng mag-asawa ang narinig ng nakaraang gabi dahil na rin sa dami ng gawain kailangan nilang tapusin. May pasok na kinabukasan si Larry at maiiwang mag-isa si Becky sa pag-aasikaso ng lahat. Ang magkapatid na Keke at Carl ay libang naman sa pakipaglaro sa kanilang asong si Pulgoso. Gabi, inaayos ni Becky ang mga damit na isusuot ni Larry. Pagpasok, kinabukasan nang muli siyang matikilan. Pinakinggan mabuti ng babae kung saan nanggagaling
ang ingay. Pero wala siyang narinig. Sinabi niya iyon kay Larry. Hindi na ordinaryo yan ah. Baka may maligno sa bahay na to. Anang lalaki. Ano ka ba? Panahon pa ni kopong-kopong yan ano? Saka hindi ako naniniwala sa maligno. Sabi ni Becky. Pero nang madaling araw at gisingin sila, mag-asawa na parehong inay. Hindi na mapakali si Becky. Parang sa dingding ng gagaling. Sabi niya na itinikit ang tenga sa dingding. Paulit-ulit yun. Dito nga. Sabi ni Becky na itinuro sa asawa ang dingding. Itinikit din ni Larry ang tenga sa dingding. What's this? Para may umiyak sa loob. Buksan natin. Tingnan natin kung ano. Ano? Sisirain natin ang dingding? Gusto kong malaman kung ano ito. Hindi ako matatahimik na gabi-gabing may narinig tayong umiiyak o ingit na hindi natin naiintindihan. Sa kakukulit ay pumayag si Larry. Kumuha siya ng palakol at marahang inuha ang tapat ng tingting na pader. Diyos ko po! Napatili si Larry nang makita ang karansay sa loob ng pader. Hindi na malaman na mag-asawa kung paano napunta noon ang karansay dahil wala rin maisagot ang ahensya ni Miss Chavez. Nang tanongin nila, ang dati may-ari naman ng bahay ay nasa ibang bansa at wala nang paraan para makontak pa sila. Pinabenditahan nila ang karansay at inilibing sa pampublikong sementeryo ng bayan. Mula noon ay wala na silang narinig na ingit sa dingding. Natahimik na ang karansay na nilapastangan. Nang ito ay mabigyan na ng marangal na libing.